Madali yan. As president. Nako. Sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos si Hatoy. Ano, really? I am willing to stay. My honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Tanong natin kung kailangan ng criticism at mga critics sa nation building. Of course, kailangan natin ng critics at criticism. Dalawang klase ang pagbibigay ng criticism. Isang nakakasira o yung destructive at isang constructive. Ito yung mga positibong nakakatulong naman sa mga pagpapatupad ng polisiya. So tulad yan ng mga pag i-implement ng isang project o sa pag-review ng mga designs na kumbaga. Kailangan may nag-review. Kailangan may nakakita ng mga mali. At ang magiging epekto nito kung sakaling mapabayaan mong mali. So, tulad sa isang project, may mga parameters tayo. May mga specifications tayo. Kailangan nandun ka within range ng parameters o ng mga specifications. Kailangan hindi ka lalagpas o hindi ka bababa. Okay? Ibig sabihin, pag bumaba ka, substandard ang resulta ng project mo. Pag sumobra ka naman, although minsan nakakabuti, kaya lang, over budget ka o minsan lalagpas ka sa duration. So, mahalaga na nandun ka lang. Ngayon, para maiwasan yun, kailangan may quality control. May mga project control, no? So, ganun din yung sa lipunan natin. Yung mga kritiko, sila yung controls mo. So, mas maraming taong pumupuna sa'yo, mas dapat mong pag-isipan. Timbangin, alin ang constructive, alin ang destructive. Hindi pwedeng mapikong ka dyan, hindi pwedeng mataas agad ang pride mo na ayaw mong magpapuna. Diba? Lalo na hindi ka naman perfectong tao. So, kung gaano kaangas yung mga bitawan mo nung ikaw eh nangangako. Hindi lang, madali yan. As president, nako. Sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to. Ano, really? Yung parang alam mo ang lahat ng problema ang haharapin mo at talagang sigurado ka, tumataya ka sa ibinigay mong pangako. No? I am willing to stay my honor, my position, and my life. Pag mali ka, manginig ka na. Marami talagang kikriticize sa'yo. So, para rin sa akin, yung destructive criticism, although parang tirang pasok yan eh. Parang puna lang ng puna. May mapupurot ka rin bagay sa mga negative criticism. Makikita mo dyan kung paano ang movement ng mga galit sa'yo. At makakagawa ka rin ng mga counter moves mo. So, in both cases, whether it's positive or negative criticism, dapat i-absorb mo rin. Ang punto doon, huwag natin i-tolerate yung mali. Kasi nga nag-aambisyon tayo ng magandang pamamahala. Para mapakinis pa ang performance, kailangan natin pumuna. Kailangan walang to-tolerate sa kanila. So kung mahal mo yung idol mo, magpaalala ka. Huwag kang palakpak ng palakpak, di ba? 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. So yun lang, kung may iba kang pananaw, syempre, irerespeto ko yan. Pag-usapan natin yan, i-comment mo sa baba.